Oh, sige na, kiluin nyo ni. Ah, lalarga na kami para sa... Ngayong araw nga ay mamumuti kami ng rambutan para ibenta natin. Ubus na kasi ang kapirahan ni Pinoy Discarte. Grabe naman kasi ang gastusin dito sa Pilipinas. Napakamahal lang bilihin. Kaya naman, inoperan ako ng bayaw ko kung gusto ko daw magtinda ng rambutan. Aba, syempre naman bayaw. Kapag kapagkakitaan, diskartehan natin yan. Pag nagbakasyo ka nga sa Pilipinas dito, kapag 100K o 200K lang yung dala mong pera, sabi ko sa iyo, hindi aabot ng isang buwan ang iyong 200,000. Depende na lang siguro sa paggastos. Kasama ko nga pala dito si Taray at iba kong kapatid at saka yung mga anak ko. Tingnan nga pala kami kung saan kami may mangunguha ng rambutan. Pero nadatnan namin ay namuti na sila, ibibigay na lang sa amin yung rambutan. O diba? Malupit ang diskarte ni Pinoy Discarte. Ang sabi ng Bayoko, bigyan ko na lang daw sa nag-akyat at nag-akot para dun sa kabayo. Nagulat nga ako, sobrang dami nito, siguro nasa 100 kilo ito. Ito na nga pala yung mga rambutan na ibebenta natin. Bang klase din talaga ang model ko, itong si Taray ay o. Kung akala ko nga nung niyaya ko to si Taray, akala ko'y mahihain, hindi pala, manang-manak kay Pinidiskarte. Ililipat na nga namin ito sa mga sako, sa mga plastic para madala na namin sa aming lugar. At syempre, dun kami magbibenta dun sa mga talipapa o sa mga palengke dun sa amin. Sobrang tamis nga pala nitong rambutan nito. Kung tawagin sa amin ay tuklapin. Ito nga pala yung mga katulong ko, isa kong kapatid, pamangkin at saka si Taray. Believe din talaga ako sa mga kapatid ko, talaga namang sobrang supportive sa akin, lalong-lalo na sa pagbablog ko. Sila kasi ang nagsabi sa akin, total naman wala akong ginagawa at nakakaboring din naman talaga dito sa amin. Ito din talaga yung pagkakaabalahan natin, yung magtinda. Halos ilang plastic at ilang sako na nga yung na-i-plastic namin at naisa ko. Sobrang dami pa rin talagang natitira. Hindi ko nga alam kung ilang kilo ito, siguro nasa 100 kilo. Karan ko nga pala yung maghahakot at saka yung nagpakiat ng rambutan o nagpakuha, binigyan ko na lamang ng 500. O diba, laki ng tubo natin, charot lang. Siyempre, kasama ko nga pala yung pinsan ko yung may-ari ng tricycle. Siyempre, bibigyan natin yan. Pagkatapos namin ilagay sa sako o sa mga plastic, ikakarga na namin siya sa tricycle para mamaya ibibenta na natin. Kahit nga tag-ulan ay talaga namang sumaba kami, basta man ang pagkakitaan ay okay na okay yan. Siyempre, ibibenta lang natin siya ng mura. Pagdating kasi sa bayan dito sa amin ay humahalaga ng 40 ang isang kilo o 35. Siyempre, dahil maglalako tayo, ibibenta lang natin siya ng mas mababa sa 30. Pagka sa tindahan namin ibibenta, ibibigay lang namin siya ng 25 pesos. Tapos sila nang bahala magpatong kung magkano ibibenta nila. Pagkatapos nga namin ikarga sa tricycle at kami lalarga na ng makarami. Halos punong-puno nga yung tricycle at hawak-hawak ng iba kong kapatid yung rambutan. Ay tingnan mo o, napakarami talaga. Eto namang anak ko'y sumama din, napakahanot din. Tutulungan daw niya akong magtinda. At kung mapapansin mo talaga dito sa lugar namin ay napakaganda at napakaraming palayan. Ito lamang yan sa Pami o sa Tres, dito yung aming palayan. Hindi ko po palayan, palayan po dito sa lugar namin. Dating namin dito sa lugar namin, dumiretso nga kami sa talipapa o maliliit na store. Dito kami nag-alok. Si Taray nga pala yung pambugad natin sa tindahan. Napakabuladas at magaling din talaga pala ito magsalita. Sa naman lahat ng tindahan dito sa talipapa ay talaga namang kumuha dahil sa kanya. Pagka isang kilo ay 25, oh. Pa-vlog po ako, ha. Ah. Hindi nyo pa nakikita ito sa vlog. Eh, sikat na sikat na itong batang aray. Ito, dalawang kilo. Pagka lang naman tsaka matamis. Kilay na lang ito. Yan, dalawa to ano. Yan. Kunin mo na. Wow, pati ani mo. Sobrang na yung 20. Tawad na yun. Bali 100. 20 po, isang kilo. Pagka po, marami yan. Pero pagka po isang kilo, 25, 30. 5 kilo? Ay, 5 kilo daw ni. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako nagkamali na pagsama kay Taray. Sobrang galing mang bola sa mga customer at sobrang buladas. Mabunga nga, parang mana kay Pinidiskarte. At ilang tindahan nga yung nagbili sa amin dito sa Talipapa, ilang sako siguro nasa 4. Isang plastic nga ay humahalaga ng 100 o 5 kilo lamang. Minsan kapag sumobra sa 5 kilo ay binibigay na namin ng libre. Tingnan mo nga naman to si Taray ay o kahit kaulan ay talagang buhat-buhat ang rambutan. Nako Taray, akala ko talaga'y mahihain ka, ano, ako hindi mo pinahiya. Bilib na bilib ako sa'yo ngayon, sabi ko sa'yo, may porsyento ka. Sabi nga ni Taray, kahit di ko na daw siya bigyan, basta matulungan niya lang daw ako. Eh. Kaya plastic! Nene, masarap yung bayan, eh. Ah? Sarap. Oo, oh, matamis. Tingin lang, eh, bali, ano po, 140.
Hindi, oh, lahat na 140. Sige, taray, sugod sa ulan. Basta pagkakapirahan, okay na okay yan. Hindi ko naman alam. Marami pala dito kakilala si taray. Ilong nga lang dito, isang magandang babae na ito, ayo. Nakakwintuhan lang ng kapatid ko, eh. Sabi bumili, ay tingnan mo, napabili tuloy. Sabi daw lahat na daw yung 100. O, tingnan mo ka, napakagaling talaga magbinta ng kapatid ko, ay oh. Sabi naman ang aring babaeng to'y napapanood daw na ako sa vlog. Kaya naman, magpapakit muna daw siya at mapapanood nga daw niya sa vlog itong video na ito. At yung ibang tambay nga dito sa court, napabili din. Sobrang bilib na talaga ako sa itaray. Sige, magtitinda tayo ng marami pa. Eto namang nagpakit na babae na aring napakaganda. Abay, napabili na rin. Sabi nga dito ay nag-alok pa, bumili na kahit mapapasama kayo sa vlog. Salamat. Wala nga pala kaming kiluang, kaya naman tinantya na lang namin yung kilo-kilo dito. Ang isang plastic nga ay humahalaga ng 25 pesos. Halos hindi nga kami magkanda o gaga dahil sobrang dami naming customer dito sa court. Napasilong lang naman kami. Hindi naman namin akalain na ganito ang bibili sa amin, ganito ang susuporta sa amin, ganito karami. Salamat to sa inyo. Napanood daw kasi nila yung vlog namin ni Nine o yung naiprangko ay tuwang-tuwa nga daw sila kitara, ibang iyak. Katapos nga namin magtinda dito ay kami ay lalargan at pupunta na kami dun mismo sa lugar namin. Kung saan dun kami mag-aalok. Meron nga sumigaw sa amin at bibili daw nga ng rambutan, kaya naman si Anilin o si Tara yung pinapunta ko. Nadatnan naman namin ay napakagandang dilag. Uy, mangiinom nga lang, charot. Sobrang sarap din naman talaga tumagay dito, lalo na kapag tag-ulan. Ayo, pinapatagay na. Hindi, ayusin mo ang ating batay malugi. Ayos si Taray, oh. Walang iyaya. Nay, hindi ka naiya ngayon magtinda. Magaling mambulados tong kapatid ko. Nagbili ko din yung ano. Galing magbin. Didagdagan mo ng dalawa, ni mga tatlong piraso gano'n. Sabra? Sabra mo, no. Sabra. Ababay, rambutan, no. Ah, gusto nyo? Ah, matamis to. Hello, bili na kayo rambutan. Sino ba namang hindi bibili dito sa kapatid ko ay napakagaling magsalita, tihit sa lahat, hindi pa mahihain. Halos nga lahat ng tindahan dito sa amin inalok ng kapatid ko ay hindi nga makatanggi. Sabi nga ay kung hindi ka lang maganda ay hindi ay kami bibili. Ah, sana all. Huling customer nga namin dito si Kababing, na nga pala yung mananahay dito sa aming lugar. 4 kilo nga pala yung binili nila, pangkain lamang daw. At ang sabi naman nito ni Joy, madamihan mo na yung bili at nakabalag tayo. At baka daw sila'y sumikat, charot. Yun lamang po, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat. Ingat, God bless.